Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa unang linggo ng Kwaresma, nanalangin at nag-aayuno si Jesus sa ilang bago niya sinimulan ang kanyang misyong akayin ang tao pabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi ng kasalanan at pagbabalik doon sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin tayo na Jesus sa ilang. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pambansang linggo ng mga migrante. Idalangin natin na tatayin ng bawat Pilipino ang mabuting balita at ipahayag ito sa amang sulok ng daigdig. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat o mala sa banal ng pagkuluhan. Inaamin ko sa pagkakalit ng Diyos at sa inyo mga kapatid na gawa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Diyos ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Bawalan tayo ng kapapanggalingan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming mga pangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang apat na buong araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalo mumunlad sa pagtuklas ng hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipag-ipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Ngayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilang hayop na kasama ninyo sa daon. Ito ang sinasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kagalanman, hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat. Palilitabi ko sa mga ulap ang aking paghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan. At lilitaw ang paghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng mga hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Dumating na ang tagpong panahon at malapit na ang paghahari ng
Pagsisihan ninyo at maligtaan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Una, Linggo ng panahon ng Kwaresma. Ang translation natin sa Lenten season ay Kwaresma. Galing sa salitang 40. Kasi apat na buong araw na nag-ayuno si Jesus. Sa loob ng apat na buong araw, binukso si Jesus ni Satanas, patulad ng ipinayag sa banal na kasulatan. Ito pong apat na buong araw ay tumutukoy higit sa para sa paghahanda. Ito pong apat na buong araw ay paghahanda. Paghahanda para saan? Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang panutunguhan natin ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. So bilang bahagi ng aming paghahanda, tayo ay inaanyahan ang kong may kapal ng paglilang-ilayan. Sa likong ito ang dalawang bagay. Alam po natin na ang budyag na Kwaresma ay sa pamagitan ng pagpapahid ng apo sa ating mga ulo ang ginawa natin noong nakalipas na Miyerkules. So, maaaring hindi nakalampas sa inyong kaalaman. Mayroon lamang isang parokya na binahiran ng abo sa ulo na nalaknos. Maaari na balitaan ko sa radio at TV. Sabi ko ay bakit malalaknos? Yang nilalagay lang naman natin yun ay yung abo. Na abo na galing sa mga palaspas. Sa mga palaspas na sinunog natin. At ang inilagay natin ay yung holy water. Bakit mo na malalaknos ang iyong noo? Sabi mo nga, ay maaaring may dalawang pwedeng mangyari. Isa sa dalawang ito. Una, ay kapapabayaan. Baka mayroon na ilagay accidentally or maaaring gawa na hindi masyadong naisip, hindi naayos. Kasi baka mamaya may naglagay. Kasi hindi naman lahat, ilan lamang. Baka nalagyan niya ng anong solusyon. Naalala ko tuloy. Nung ako po'y diakono pa lamang, matagal na ko yun. Nung ako'y diakono pa lamang, yung diakono kasi bago ko maging pari, ordinaryo ang diakono. Yung diakono, pwede niya magbinyag. No? Ay inimbitahan ako sa isang pestahan. Sa pagbibinyag ko, ang naibuhos ko, alam niyo kung ano? Gas! Mabuti lang, hindi nalaknos yung ulo ng bata. Pero uminit, naman uminit eh. So, pinuhusan na lang uli ng tubig. No? So, konti pa lang naman yung nilalagay. Pero ang ibig sabihin ay
yung sakristan ay nagkamali. Kasi nung una na inilalagay yung mga holy water doon sa bote na 1.5 ng soft drinks. Akala tuloy ay nandun din nakalagay yung sakas. Sabi ko nga, yun ay napakatagal ng panahon. Siguro may 25 years ago na. Pero maging araw, talit na pag-ingatan natin yung ating mga gamit. Pag-ingatan natin yung ating mga gamit, lalong-lalong na yung ginagamit natin sa ating pagdiriwang ng pagsamba sa pagdiriwang ng ating mga sakramento at ng sakramentals. So, isa po yun, maaari na manihalit. Sabi ko na ito, baka sinabutahe. Well, baka may nakalusot na gustong magkulo. But anyway, sabi nga natin, eh, pag-ingatan natin, so, napakalaga po. Kasi, yung buong yung mensahe ng pag-alagay na ako ay very powerful. Nakapangyarihan. Yung sinasabi ng pare ay bahagi ko ng ipinahayag namin sa Ebanghelyo. Ano yun? Pagsisihan at kaligtaran ng iyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng kaligtasan. So yun yung mensahe na ipinamamahin ko no? Ng panahon ng Kwaresma na hinuhudyatan ng paglalagay ng ako. At bagay na usap ay ito yung bigyan namin ng diin. Pagsisi at talimod sa mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At no, bagay na kung saan ay nawa po ay maging bulat sa halaman ang ating mga mananampalataya Kristiyano at Katoliko. Kasi mayroon ako kasi nag-viral pa sa social media, lalo na sa Facebook. Yung nakita ko kasi yung pinos yung ang laki ng krus. Halos lahat na tanago, nilagyan ng krus. No? Ang lapat. Well, yun ay ang naglagay ito ay foreigner. Kailan ba? Yung nagkaroon ako ng alarm kasi yung unang post, ang sabi niya ay, mapupunta na ba ako sa impyerno kasi ang laki-laki ng krus na inilagay sa loob ko. No? Ibig sabihin, ay ano, it is an ignorance. Walang kaalaman na ang akala nila yung paglalagay sa abo sa loob ay ang pagpunta sa impyerno. Hindi ho. Huwag natin kalimutan natin yung mensahe na ibinibigay ng paglalagay ng abo sa OL. Yung abo ay tanda na tayo ay mga makasalanan. Asas means we are a sinner. Lahat tayo ay makasalanan. Maliit man o malaki. Lahat tayo ay nagkakasala. So, pinamahalala sa atin yun. Marupok, mahina, nagkakamali. Kasi bakit? Bahagi ng ating pagkatao na namana natin sa ating mga unang mga magulang. Sabi nga natin, we are prone to sin.
tayo ay sin prone. At bahagi yun, hindi natin may alis kasi nga, tao tayo. Pero hindi lang yun. Kalahati lang yun. Ano pa yung kalahati? The cross means we have a Savior. Ang krus ay nangangahulugan tayo ay may nagpagligtas. At sa pamagitan ng pagliligtas na ito, at ito yung bigyan natin ng pansin sa gitna ng ating pagiging makasalanan. Kaya po yung unang pagbasa. Yung unang pagbasa ng sinasabi dito, sinasabi na hindi na lilipunin ng Diyos ang tao sa pamagitan ng baha. Yun yung narinig natin sa aklat ng Genesis. Kaya mayroong rainbow na ipinakita ang Diyos. Hindi na tayo lilipunin sa pamagitan ng baha. Bagkos, katulad na ipinahayo ko sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo, nali, na sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay binigyan ng kaligtasan. Kaya sana po huwag natin kalimutan yung kaligtasan na ito na pakilabangan natin sa paraang pagmulaan. Una, ay pakinabangan po sana namin yung sakramento ng kumpisal. Sa month 7 po, may kumpisalang bayan tayo. March 7, araw po yun ang Merkules. Sa ganap na kapito at kalahati ng gabi, marami ang paring tutulong para magpakumpisal. Nababay, pakita natin alin, ha? Ito, I am a sinner, but I have a Savior. Ano yung konkreto action niya? Ay, mag-umpisa tayo. Nandun ang awa ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. Andas ang pagpatawad sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Pangalawa, ay yung tinatawag po natin, bigyan tayo ng lakas sa pamagitan na yung po tatlong haligi ng Kwaresma, three pillars of Lent. Ano ito? Yung binigyan natin ang pansin ng Merkulis ng Apo. Prayer, panalangin, fasting, pag-aayuno, almsgiving, kawang-kawa. So, yan po yung tatlong haligi ng Kwaresma. Panalangin, pag-aayuno, at kawang-kawa. So, ito po yung dalawa nito ay nawa ay matulungan tayo para sa itong tatlong ito ay para tayo panatagin sa patuloy na pakikipaga natin laban sa anumaguri ng panubukso ng demonyo. Pangalawang puntos, analis po natin bigyan ng pansin niya din. Every first Sunday of Lent ay tinataguri ang ating National Migrant Sunday. So, araw ng mga migrante, inihalay natin tuwing unang linggo ng Kwaresma. Na nagkataon po ngayong taon na ito, 2018, ang host, tayo, ang Diocese of San Pablo. So, meron pong activity ngayon doon po sa San Pablo City na magkaroon ng pagdiriwang sa mga migrante, national level. Pero sa akin po, bagamat po yung mga migrante natin na yung inihanda ang programa, pero next week na nila isa sa katulparan. Pero ipanalangin po natin yung ating mga migrante, no? At ang kanilang pamilya. Yung mga kapatid natin na natrabaho sa ibang bansa. So, hindi na kailangan sa inyo yung nangyari kay Juana de Papilis.
Tino mo yun? Isang taon na nasa loob ng refrigerator. Biro mo yun? Patay na. Naka-freezer ka. For 1 year. Na kung saan hindi alam ang kanilang mawal sa buhay kung ano na nangyari. So ipanalangin po natin. Kasi ito'y sumasalamin. Sumasalamin hindi lamang po sa ilan, kung hindi sumasalamin din sa diwa ng mga Pilipino. Kasi po yung malaki natin export ay alin. The biggest export of the Philippine nation ay walang iba kundi ang aming mga kapatid ng mga migrante. Sila yung big dollar earner. Sila yung pinakamalaking export. So, malaking bahagi ang ginagampanan nila para po sa pag-unlad ng aking tribunal. Pero ito sa dati alin, yung pag-usumigan nila na makapaganap na trabaho sa malayong lugar na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay, nabigyan lang sila ng maayos na buhay dito sa Pilipinas. So ipanalangin natin sila o yung aking mga OFWs at ang kanilang pamilya. Ipanalangin din natin, meron tayong apostolate for migrants. Yung ating apostolate po sa mga migrante ay dito pa lamang po sa Adelina 1. Sila po ay nagpupunta sa mga bahay-bahay ng mga migrante tuwing Lunes. Umiikot. Yung pong ibang villages, inaanyayahan natin, pero wala pang tumutugod. Pero sana po dito ay sana ipagpatuloy. Yung ating pong suporta sa kanila yan din pala, nasa level ng panalangin. Yun pala. There could be more. Marami po sana may bibigyan natin ang suporta, pero yun pa lang yung kakayanan natin. Ipagdasal sila at ang kanilang pamilya. Hindi ko lang naman ilalang. Malaking bahagi na ho yun. Pero ibig ko lang sabihin ni Alin, pwede pa ho tayong makatulog. Wala lang ho tayong resources. Wala lang ho tayong human resources matumugod sa kanilang pangailangan. Pero ipanalangin po natin at yung ating programa sa mga kapatid nating mga migrante at sa kanilang pamilya. So itong dalawang bagay po ito ang huwag natin kalimutan. Una, ang simbolo ng cross na ako. I am a sinner and I have a Savior. Pangalawa, huwag natin kalimutan na isama sa ating mga panalangin. At kung mayroon kayong may tutulong sa pagbabalangkas ng programang pagpastoral para sa mga kapatid natin, mga migrante at sa kanilang mga mahal sa buhay, ay huwag kayong mahiyang tumulong sa programa ng parokya. Sumasaon pala tayo ako sa Diyos na ang kapangyarihan sa lahat.
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon na lahat. Nagdadaw na ako siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Ipinangparasakit ni Ponce Pilato. Pinaroon sa krus, kamatay at pinili. Nanarod sa nerona ng pangamay. Nang may katotohanan ang buhay na may ulit. Pamagyat sa langit. Nalulog sa tahan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magpupunan ang paglilipon ng mundo sa kapatuhay ng kapalagata. Tumaas ang palataya ng mga mga sa Diyos sa Espiritu Santo sa banal na sa pangang katolika. Masamahal ang mga banal, sa kapatuhay ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng palina ng mga pangalatao at sa buhay ng mga sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso. Tulad ni Jesus, isama rin namin ang mga pangangailangan ng mga migranteng Pilipino. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan.
namanalangin lumika, gawin mong kami maging marapat. Maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pasimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa kasunan pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas ang Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming mga kangyarihan, tunay ng marapat na tao ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng pagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahon ito ng pasapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging mga sarili ay magturo sa aming harapin ang pagpapakabuti. Upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagturong sa apag ng huling mapunan. Na siyang antungan ng lahat ng sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga mayroon sisiawin ng papuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kalangitan. Hindi na mga napatapos sa hapunan, ninawakan niya ang talis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at minamin ito ang talis ng aking dugo ng bago at walang hanggang lupang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapanawat ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-ana-ana. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng muling ito sa ng anak, nangyari namin sa loob ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kari sa makakalawag ng kanilasa. Kami nagpapasalamat at kami ang pinarapat ng Diyos sa harap mo para magpumpit sa loob. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa magawa ng Kristo ay magpumpit.